Hello, Philippines! Good evening sa inyong lahat. Magandang gabi. Ito ulit si Mike Padua. Nakito ulit tayo upang magkwentuhan sa ating panahon for this weekend, Biyernes hanggang Lunes, Marso 18 hanggang 21, 2022. So ito po yung ating Tagalog version sa mga hindi nakakaintindi sa English version natin. So dito tayo magtututok sa Tagalog version. Dito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, umpisa natin ang update. Ito po yung latest crop shot na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas. Ginawa po natin ito kaninang 7 p.m. At wala po tayong major weather systems sa ating bansa except yung mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi. Dahil nga sabi ko nung nakaraang video natin, patuloy pa rin ang efekto ng La Niña. Kaya kahit na hot dry season, in-announce na ng Pag-asa ng Lunes, ay nung Miyerkules, ang hot dry season, nandun pa rin ang pangamba nitong mga thunderstorms dahil po nasa La Niña conditions tayo. Kung wala sa lang La Niña, baka hindi masyado yung mga pag-ulan. Eh medyo bad vibes po yan sa atin kasi pag sobrang init na walang ulan, ang hirap, di ba? So, kailangan natin uminom na maraming tubig para labanin natin itong sobrang init. Dito sa Naga, kanina umabot ng 38 to 41 degrees ang heat index. So, sobrang taas po yan. So, kung meron kayong sakit sa puso, mataas yung, kung may high blood pressure kayo, mataas yung high blood pressure. Delikado pong magkaroon ng heat stroke. So, ang panglaban po natin dyan ay nasa shade lang tayo, sa malamig na area, at mag-inom ng 8 glasses of water average a day para hindi tayo ma-dehydrate. Avoid muna natin yung mga matatamis, okay? Na mga drinks like caffeine. Pwede paggabi, okay? Para pag ganitong pagtanghali kasi hanggang hapon talagang dyan sobrang init. Okay, so makakaranasan na po natin yan hanggang June na po yan, okay? Since nasa hot dry season tayo. But again, dahil nasa La Niña tayo, nag-i-start na rin humina ang La Niña, although yung efekto niyan hanggang Hunyo. So, inaasahan po natin may mga pag-ulan pa rin magaganap sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. May mga days, siguro 1 week, na pwedeng tuyo all the way. But mostly sa isang buwan, mas marami po ang ulan na makaranasan po ng ating bansa dahil nga sa La Niña conditions. Okay, kaya sinabi ko ang La Niña, ito po yung above average rainfall. Above sa normal. Okay? Para maintindihan po ninyo. Ulan po yan, ha? Yung average rainfall na nararanasan tuwing panahon ng La Niña. So, meron po tayong saglit na frontal system na mabilis na kumikilos dito sa may Japan na yung kanyang cold front ay dumadaan sa Batanes at Bubuyan, Cubab Islands. So, magkakaroon ng short na mga paglamig. Although, bukas, balik sa normal na po. Eh. Medyo mainit. Maating panahon. At mag-generate din po itong buntot po nito. Yung shear line. Pagdaan po dito sa may Luzon, hanggang sa may Bicol. May mga inasan po tayong mga thunderstorms na mag-generate po nitong frontal system habang nag-escape po ito papuntang northeast. So, mag-slide po in dito. Okay? Magaganyan po yung tinatawag nating shear line. So, mag-slide po siya dyan. So, pa nag-slide siya dyan, yung shear line makaka-affecto po dito sa area na ito. So, expect may mga thunderstorms po tayo makakaranasan, lalo na dito sa Bicol, ibang parte ng Luzon, at Silangan, Kabisayaan. Mindanao, mayroon din po mostly local convection dito po sa bahagi nito ng Mindanao. Okay? So, yan po ang ating panahon. Medyo mainit na yon. At sa labas ng ating bansa, all clear naman po except po ang mga maninipis na ulap dala ng intertropical convergence zone at wala pa rin po tayong natatanawan na sama ng panahon o bagyo na mamumuo sa loob ng 5 at 10 araw. Okay? Nakita po natin yan sa mga latest global models. Wala pa rin po. But pag pumasok na tayo sa Abril, Mayo, minsan may mga taon na mayroon ng isa sa Abril at dalawa sa Mayo. So, makikita natin yan in the next few months, okay?
At ito naman po yung zoom in satellite animation. So, yan po yung pag-escape nitong frontal system. So, nag-generate ng mga thunderstorms dito. Although, nag-escape na rin dito sa may eastern shoreline ng Luzon. Nagbigay ng mga panandali ang ulan sa Hilaga at gitnang Luzon. Mga ibang areas po dyan. Hindi naman kalahatan, okay? At kung i-zoom natin yung animation, ito po yung infrared animation. So, yung dark red, yan po, o maroon na kulay na signature ng ulap. Yan po yung mga localized thunderstorms. Simula mga alas 4, alas 5, alas 6, nagsimula po siya dyan. At na yun po, nag-start na po mag-escape sa may eastern sections ng Luzon. The rest are good weather, okay? Good conditions na po. At kung tignan natin yung forecast for the next 3 days, so for the next 3 days, every morning, okay ang panahon, okay? Pag pumatak na po ng after noontime, mga alas alauna hanggang alas 5, alas 6, alas 7, nandiyan na po yung mga localized thunderstorms. Sometimes, pag ang forecast, alas 2, minsan darating sila delayed or earlier. So, walang perfecto sa forecast, okay? Gaya ng sinabi ko, yung forecast po sa panahon ay nasa 50 to 70% accuracy. Kahit na yung 1 to 2 day na forecast, may mga times na pag sinabi ulan, wala naman ulan. So, may mga ganyan po talaga kasi these are all supercomputers na hindi pa rin perfect po ang weather, which is much better na rin compared sa lindol na wala pa rin talaga nakaka-predict. So, ito po yung forecast bukas ng hapon. Focus lang tayo sa hapon kasi alam natin kung anong mga areas na pwedeng uulanin. Bukas po ng hapon, dito muna tayo sa wind at pressure forecast. Ang hangin po mula sa silangan ay babalik ulit dito sa may Eastern Visayas kasi kanina, whole day na yung Biyernes hanggang kaninang few hours, mga alas 9, alas 8, variable winds po ang nagaganap po sa ating bansa. So bukas, magkakaroon ng slight northeasterly wind flow dito sa may Batanes, Mabuyong-Kubob Islands, sa may extreme northern zone, but dito medyo tahimik pa rin, light winds mula sa silangan. Sa Linggo ay magiging yan. Babalik ulit, lalakas ng bagya yung easterlies affecting extreme northern zone, Silangan Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas. Magpe-penetrate din yan hanggang sa may Romblon, Northern Palawan, Calamian Group, at dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Bohol, Southern Negros, Northern Mindanao, at Eastern Mindanao. So yan po ang hangin silanganin. At sa Lunes po ng hapon, nandyan pa rin yung hangin silanganin sa ibang parte po ng Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Northern Quezon, Northern Palawan, Calamian Group, Romblon, Eastern Visayas. So, yan po ang inaasahan po nating wind system. Samantala ang extreme northern zone, ang wind ay magsishift mula sa timog silangan. Parte na rin po yan, ang hangin silanganin, syempre nagbebendang bagya yan dahil sa Coriolis force, gumagalaw ang ating planeta. So, nagkakaroon ng bending ang hangin. At sa ulan naman po, ito yung forecast sa ulan mula sa European model from windy.com pa rin ito. Bukas ng hapon, inaasahan po natin may mga thunderstorms na muling magaganap sa gitna, sa gitnang Luzon at katimugan bahagi po ng Northern Luzon. Kasama po po dyan ang Benguet, Isabela, Southern Cagayan. Okay, at dito rin po sa ilang ibang portion po ng Southern Tagalog Provinces, Calabarzon, Metro Manila, baka may possible thunderstorms, Mindoro. Dito rin po sa Kabikulan, may inasahan po tayong thunderstorms sa iba't ibang parte po ng ating region. At dito rin po sa Eastern Visayas. At medyo mas malakas din po ang thunderstorms dito sa may area po ng Central at Western Mindanao. Ito kasama dyan po ang Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces, Davao Region, yung southern part ng Davao Region, okay? Davao City included, may mga thunderstorms din po magaganap bukas po ng hapon. Now, Linggo ng hapon, inaasahan pa rin ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng gitna at sa iba't ibang bahagi po ng Hilagang Luzon. Dito rin po sa may Metro Manila, Calabarzon area, Bicol Region, medyo mababa ang chance ng mga thunderstorms, okay?
at dito rin po sa Visayas, at magiging mas malakas ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. So yan po sa linggo ng hapon. Now, fast forward sa Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms sa Mindanao. Okay, various sections of Mindanao. Southern Sulu, Northern Palawan, Eastern Visayas. Although sa Eastern Visayas at Bicol Region, mga maninipis na mga maliliit na thunderstorms, but may chance rin magkakaroon po dyan. But hindi masyadong malakas compared nung sa naging darating Sabado o bukas. At dito rin po sa Ilocos Region, ibang portion po ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, may mga chances po ng mga isolated thunderstorms. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong, kapote, okay, jackets, and gayon din po, mag-ingat po tayo sa mga biglang pagbagsak ng ulan na magkakos po ng mga landslides at flash floods kapag meron pong severe thunderstorm o malakas na thunderstorm na dadaan po sa lugar ninyo. So, yan po ang mga usual effects ng mga localized thunderstorms. Although, kahit na sobrang liit yung thunderstorms, pwede yan magkaroon ng significant impact sa isang maliit na lugar. Pwede magkaroon ng pagbabaha kahit na gaano kaliit ang isang thunderstorm. Lalo na pag wala mga weather system, minsan aktibong masyado ang mga localized thunderstorms na bibigay ng malalakas na ulan. Lalo na ngayon na climate change po, medyo grabe po ang mga bagsak ng ulan na yon. Minsan, mga 30 minutes lang na grabing bagsak, nagkakos na po siya mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Okay? So, overall, ang rainfall accumulation forecast ay nakatutok po dito sa isla ng Mindanao. Nandiyan po yung mga bulk ng rainfall na yung weekend hanggang Monday afternoon, every afternoon or evening. Gayun din po sa may Southern Sulu. At dito rin po sa Luzon, lalo na sa may area po ng Sierra Madre, traversing sa may Benguet area, o dito sa may Nueva Vizcaya, Isabela area, may mga possible po dyan mga thunderstorms, at dito rin po sa may Central Luzon, Tarlac, Zambales, at Bulacan area, Metro Manila. So may mga chances po ng mga thunderstorms, gaya ng pinakita natin doon sa 3-day forecast simula Sabado hanggang Monday. Ito naman po yung parang accumulated na po ito, no, mga pag-ulan sa loob ng tatlong araw hanggang Lunes. So, makikita ninyo kung nasaan ang focus ng mga ulan. Okay? So, yan po ang ating latest sa ating panahon, okay, na yung weekend. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo ang pinaka-latest. Again, hopefully magkaroon po kayo ng napakagandang weekend at sana safe po tayong lahat at mag-relax tayo after a long weekend na puro trabaho at mga asikaso sa mga kung may mga businesses kayo, ano? At least ngayon mag-relax tayo ng weekend, gaya na sinabi ko, nandyan pa rin yung mga ulan dahil sa La Niña. Again, see you guys on Monday. Just marahay na banggi sa Nugabos. See you again next week.